ngayong Abril, inihahandog ng Kinaiya Film Production. Isang pelikulang magpapagulo sa inyong isipan na pinagbibidahan ni Hermarie Albuera bilang Fe Corrales, Symone Yambao bilang Maxine Fuentes, Jellian Bandahala bilang Vener Rico, Jeehan Campos bilang Patricia De Leon, sa natatanging pagganap nina Linus Mataya bilang Piquel Lacidilo, Nathania Maravilla bilang Nanay Carmen, Teo Caguete bilang Officer Rivera, Alren Libre bilang Officer Manalo, Jacob Jusi bilang Nurse Phil, Aien Sager bilang Nurse Steve. Sino ang dapat sisihin? Sino ang tunay na nasasakdal? Ano ang mga misteryong bumabalot sa pagkapatay ni Miguel? Makakaya pa kayang lumipad ng katotohanan o tuluyan ng mabali ang sanga kung saan nakadapo ang pipit? Tara na, Fe! Mauli na tayo! Ano pa pang ginagawa mo? Ay, tagal naman niya. Kanina pa siya eh. Ay, ano ba yan? Palagi na lang ganyan. Basta may pupuntahan. Kanina pa ako naghihintay dito, oh. 2 oras na. Tapos ganyan pa lang nagagawa mo. Ano ba naman yan? Wala kang kwentang anak! Hindi ka na dapat nabuhay sa mundo. Wala ka ng ginawang tama. Napakapabigat mo! Wala kang silbi! Mabuti pa yung iba na lang ang naging anak ko. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad. At ang nangyari ay nahulog. Ngunit para taong bumigas. Miss Corrales, matagal na namin iniimbestigan ninyong storya. At mukhang di ka nagsasabi ng totoo. Konting partisipasyon naman, no? Tatanungin ka namin muli, nasaan ka sa oras ng insidente? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, natutulog na ako yung mga oras na yon. Alam yun ang mga ka-boardmate ko. Miss Corrales, ayon sa mga kasama mo sa iyong boarding house, sa oras na yon, dumating si Mr. Reyes para mausapin ka. Bakit ba yun yung maniwala? Natutulog na ako ng mga oras na yon. Ilang beses ko nang sinasabi. Miss Corrales, hindi naman namin sinasabi, hindi ka nagsasabi ng totoo. Bakit hindi na lang kayo maniwala sa kanya? Sadyang wala naman kaming alam sa nangyari eh. Miss Corrales, sino tinutukoy mo? Sino yung tinutukoy mong kami? Anong sino? Kami po ni Fe. Ano ba kayo? Ang gulo niyo po! Nalilito na ako! Pero hindi ba ikaw si Fe? Wala si Fe. Ako lang ang nandito. Kayo po kasi masyado niyong nililito si Fe. Hello, sir. Tawagin mo si Dr. Ramos. Sa naobserbahan ko, mukhang may dissociative identity disorder si Ms. Corrales. Ako na muna ang kakausap sa kanya sa ngayon. Fe, totoo ba talagang wala kang alam sa nangyari? Paulit-ulit, wala nga akong alam sa nangyari sa kanya! Oo, may alam nga ako sa nangyari sa kanya. Pero hindi naman mali yung ginawa ko, ah. So inaamin mong ikaw ang may dahilan kung ba't namatay si Mr. Reyes? Ano pa nga ba? He deserved it. Hindi niya ako magustuhan pabalik. Akala ko maiintindihan niya ako. Pero hindi. Mali ako. Mas pinili pa niya si Patricia. Officer Rivera, kanina pa sinasabi ni Maxine na kaya niya lang daw ginawain ay dahil may gusto si Mr. Reyes kay Patricia. Kung ako sa inyo, hahanapin ko muna si Miss Patricia. Baka may nalalaman siya. Alam po ba, Doc?
Sige po, kung ganun po, alis na po. Tao po! Tao po! Mga pulis lang po. May pare po ba kayong makausap? Ano po yun? Magandang umaga po. May nakukwento po ba sa inyo si Miss Corrales tungkol sa isang babae na nangangalang Patricia? Ha? Parang wala naman ano? Okay. Yan lang po namin nangarinig ang pangalan na yan. Ah, ganun po ba? Sige po, salamat. Mawala na po kami. Sige po. Na po sa abala. Salamat po. Ilang araw na natin tinatanong ang mga kaibigan niya at wala pa rin tayong progress. Oo nga pare. Siguro mas mabuti na lang ano. Anong ginalang natin mismo siya? Tara, tara. Tara. Miss Corrales, tatanungin kitang muli, sino si Patricia? Miss Corrales, tumigil ka na sa kakatawa! Maxine, tumigil ka na! Oh, kalma lang! Sasabihin ko na sa inyo. Pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakbak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pa. Oh, may visitor! Sinong visitor kaya natin? Hihihihi! May visitor! May visitor! We need to talk. Hala, hala! Ikaw yun! Ikaw yung like ni Ate Patricia at Ate Maxine! What, Fe? Gusto ko itang kausapin kasi napansin kong nagbago ka na. Hindi na ikaw yung tulad ng dating mahinhin, magalang, at mabait. Ano ba nangyari sa'yo, ha? You started acting like a brat. Hindi naman po ko yung kasama niyo, eh. Sino mas gusto mo? Si Patricia. Sobrang hina niya. She's just an ordinary girl. Wala siyang katril-tril sa katawan. Ha? Sino si Patricia? Alam mo naman ikaw lang gusto ko. Pero, you started to change. Alam mo, mas gusto ko yung dating ikaw. Eto si Patricia nga. My God! Nakakainis! Nakakainis! Lagi na lang ikaw nagugustuhan. Max? Hindi ko naman yung intensyon. Hindi ko naman kontrolado yung nararamdaman niya. Ano? Kasalanan mo lahat ng to. Nakikiagaw ka kasi. Huwag na po kayo mag-away. Pati na po kayo, please. Hay, shut up! Wala ka namang ibang alam kundi maglaro lang na maglaro. Max, ano ba? Huwag mo nga patulan yung bata. Wala na akong pakialam. Dahil hindi naman niya ako magugustuhan, kailangan na niyang mawala. Ba't ako nandito? Bitawan mo ako! Ano ba ito? Ba't ako nandito? Wala naman ako sakit! Ano ba? Bitawan mo ako! Nurse, akin na yung panturok! Ba't ako nandito? Ba't may panturok? Hey, ba't lang? Please, huwag! Mabayin mo sa akin! Huwag mo tuturok yan! Okay, mga ka.
dito? Hello? Hindi mo pa ba kami kilala? Ilang taon na kaya tayo nagsasama sa katawan na to? So clueless talaga. Hello, Ate Fe. Ako po si Vivian. Vivi na lang po for short. Ay, naku. Huwag mo nang pansinin si Maxine, ha? Ako nga pala si Patricia. Mahirap pa rin paliwanag, pero kaming tatlo, nakikihati kami sa katawan mo. Ano? Hindi ko maintindihan. Huwag kang mag-alala. Maiintindihan mo rin yan. Mas maganda nga na nandito ka sa pagamutan eh. Mas matutulungan ka nalang dito. At saka hindi naman kami dapat nakikihati talaga sa katawan mo. Hala? Alis na po tayo, Ate Pat. Good luck na lang sa mga doctors na yan. Hindi nila tayo mapapaalis. Hindi pa nila alam na parte na tayo ng sistema ni Fe. Some